Isang magandang araw na naman sa inyo. Papakita ko lang yung simpleng setup ng kulungan ko. Dito sa ilalim ng kulungan nila may net. Tapos sa ilalim may cellophane. Para maghiwalay yung pupo tsaka yung ihi nila. Yung ihi nila diretso naman sa baba may plastic doon na sasalukan. Ito na yung mga naipon na pupo ng rabbit. Kailangan lang i-screen dito sa fruit basket para mahiwala yung mga nahalo na damo. Mahirap din kasing makain to ng mga bulate. Yan ito nang naiwan. Pwedeng inlagay na lang sa mga ilalim ng pananim to. Pero yan may lumusot pang damo kaya kailangan tanggalin pa yung mga yan. Bali, ito na yung mga naipon. Yung iba, binibenta nila itong poops ng rabbit, isang sako, 120 pesos. Pero sa akin, ang ginagawa ko, ginagawa kong vermicast. Pagkatapos kong ibilad sa araw yung mga pupo ng rabbit, yan, nilalagay ko dito sa hinati kong drum. Sirang drum to, kaya ginawa ko ng ganito para magamit. Ito mga African Nightcrawlers to, uod. Bali, kakainin nila yung pupo ng rabbit, magiging vermicast, yan. Mga ilang linggo lang tong mga to eh. Hindi, isang linggo pa lang. Pero marami ng vermicast. Bali, nilalagyan ko lang ng saha ng saging o kaya damo para hindi madaling sumingaw yung ano niya, yung tubig niya. Mas gusto kasi nila medyo basa-basa eh. Hindi naman yung masyadong basa. Pag natutuyo kasi umaalis sila. Kaya namamatay. Kaya mas magandang laging basa, laging biligan. Okay na mga 3 beses sa isang linggo. Ito na may marami-rami dito sa kabila. Yung iba, ginigiling nila itong yung pupo ng rabbit para mas mabilis kainin ng uod. Pag ganito kasi yung buo-buo, medyo mahihirapan sila. Bali, ang presyo nitong vermicast sa amin, 15 to 20 pesos per kilo. Yung African Nightcrawlers naman, pag dumami naman siya, pwede mong ibenta ng 700 to 1,000 per kilo. Kaya may pera talaga sa pupo. Extra. Hindi naman ganun kalaki, pero kahit papano. Kung kaya mong ibenta, di gamitin mo. Pataba sa halaman.